Hi, hello. Good afternoon, everyone. Happy Thursday sa inyong lahat. I'm Mary Grace Time at nandito ako ngayon sa aming sa bahay dito sa Okinawa, Japan. Ayan, malapit na kami umuwi sa Philippines soon. I'm gonna see you guys there in the Philippines. At today, nandito ang aking kapartner, ang aking guest. Na si Miss Agnes Avancena na siya ngayon ay nasa Saudi Arabia. So isang wife, isang mama at isang friend and isang business owner din, no? At ayan, nagkakilala nang kami dito sa social media at soon makikita ko na tong napakagandang girl na to dahil siya rin ay taga Bicol. At ayan, gusto kong ipakilala sa inyo si Miss Agnes Avancena. Say hi to our viewers. Agnes, go ahead. So, hello. Hello, everyone. So, hello, Miss Mary Christine. Salamat po sa magandang pag-i-introduce po sa akin, no? So, ako nga po ulit si Agnes Avancena. Isang kasalukuyang OFW po dito sa bansang Saudi Arabia. Pero, but soon, mag-exit na po. Uuwi na ng Pinas. Ako po ay mayroong mga anak at may asawa. So, as a OFW, mahirap po na mapunta po tayo sa dito sa bansa na napakahirap kasi unang-una yung homesick, yung pupuntahan natin hindi natin alam, yung mga anak natin nasa isip natin. At unang-una yung iniisip ko yung anak ko na meron akong anak na disabled. So, ang hirap silang iwan na ikaw aalis tapos di mo alam kung sino mag-aalaga sa mga anak mo. So, bago ko ba't nga ba ako napunta dito sa bansang Saudi Arabia? So, ngayon ako, I am a housewife. But at the same time, online seller ako. Din po ako. So, marami akong ginagawang mga sideline, kumbaga. Kasi as a mom, ayaw ko din na iasa lahat sa asawa ko. At ako yung tao na pag meron akong gusto, gusto ko na ayaw ko na hihingi ako. Kasi pag humingi ako sa isang bagay na hindi naman sa akin binigay, sasakit yung loob ko. So ayaw ko nang ganun. So kung kaya kong gawin, syempre, gusto ko na bakit hindi ko makuha na ako yung gumagawa. So dati nagluluto ako, ibinebenta ko donut, pinapabenta ko sa iba kasi meron nga ako mga anak, hindi ko maiwan minsan. So minsan pinapadala ko sa iba sila magano, pero minsan ang hirap po pala. Kasi minsan yun nga sinasabi sa Pinas, lahat lagi, hindi lahat nabibili lahat. Utang, andyan yung utang. Pero sa mga utang, minsan hindi na nakakabalik lahat yung kapital. So, ang hirap. So, at isa pa, nung nandun ako sa Pinas, is nice camp po ako. Kaya po ako nakapag-decide na mag-abroad mga ibang bansa. Kasi, yun nga, dahil sa nice camp ako, nakahiram din ako sa mga iba. So, yung kahit na yung ipon is na ubos, na wala, na ang hirap po pala na kapag nanghiram ka sa iba tapos wala sa yung tutulong. So, napakahirap kasi ikaw mismo sa sarili mo na kahit na saan ka tatakbo, kahit nga pamilya mo takbuhan mo, hindi mo matakbuhan. So, inisip ko kahit hindi alam ng asawa ko, nagpunta ako, nag-asikaso ako ng papeles para makapag-abroad. Yun, nung nag-aasikaso na ako, tsaka ko palang sinabi sa asawa ko. Para wala na. Okay na. Ulat yung asawa. So, ayun. Pero sa una, hindi talaga siya pumapayag, pero at the same time, pumayag pa din. Kasi kung isipin mo, kung kasi sabi natin, di ba, sa salitang abroad maganda sa salitang abroad. Mm-hmm. Dito natin makukuha, may income tayo buwan-buan. Mm-hmm. At saka, pagdating natin, nakikita natin social media, lahat ng mga abroad, pag-uwi sa Pinas is maganda yung buhay.
Magaganda yung mukha, magaganda lahat. Maganda, mayroong mga alahas, mayroong mga kung ano-ano na pinapadala sa Pinas. Pero nung napapunta na ako dito sa bansang ito, sa abroad, ang hirap po pala. Dito natin nararanasan yung hindi natin nararanasan sa Pinas. Oo, sabihin na natin hindi tayo kapos tayo sa Pinas, pero dito naranasan natin na minsan kulang sa tulog, kulang sa pagkain, malayo, malayo pa tayo sa ating pamilya. So, napakahirap na andito tayo na hindi natin alam yung hindi natin alam unang-una yung mga pupuntahan nating tao. Makikipagsapalaran tayo na hindi naman natin kilala. Pero thanks God, kasi kahit na naranasan ko yung walang tulog, walang kain, di po ako pinabayaan ng Panginoon na yung amo ko, hindi po ako sinasaktan. Yun ayan, po. Kaya super thankful po ako. Yung pagkain po na ano na lang, dumadating na lang po yan. Yung pera, dumadating na lang. Yung tulog, kahit na sabihin natin yung tulog, natural po yan kasi nangangamuan tayo. Mm-mm. Pero, yun nga, sinabi nga po na once na nandito tayo, kailangan na yung oras, yung sahod natin, kailangan gamitin natin sa tama. Kasi mm-hmm. hindi tayo lifetime na andito po tayo sa abroad mm-hmm. na yung katawan natin, yung ating sasakyan para magtrabaho ng ilang mm-hmm. taon na magtatrabaho tayo dito. So, ilang taon din yung magsasacrifice yung mga anak natin na hindi tayo kasama. So, mm-hmm. ako, mm-hmm. kaya po ako nakapunta sa isang company, isang community na alam ko na nakapunta po ako kasi dito po, alam ko po na hindi ako lifetime nandito at gusto ko makapag-exit. Gusto ko makapag-exit na kasama yung mga anak ko na kahit papaano nandun ako sa tabi ng mga anak ko, meron akong income, meron akong makukuha na pwede kong ipag-panggabay sa mga anak ko financially. So, dito po, hindi lang po company yung ating hindi lang po company yung tumutulong sa atin. Kahit na yung nasa taas, ang pinakamaganda pa dito is marami akong nakikilalang mga tao. Hindi lang yung mga friend ko, hindi lang yung around the world, meron ako nakikilala ng mga ibang tao na nakakatulong sa akin para ma-develop yung sarili ko. Katulad niya po, andito po si Miss Mary Grace Stein. Siya po yung nagpalabas sa totoo lang, hanggang selfie, hanggang ano lang po ako. Pero ngayon, nakikita niyo naman po sa social media, halos ngayon nakapagsalita po ako sa inyo ngayon sa harapan niyo. So, nailalabas po yung potential na kung ano man po yung hindi pa po nailalabas ni Agnes noon. So, ngayon nandiyan na. Ngayon po andito na. At alam ko po na step by step, nag-i-improve pa po. So, ngayon po, gusto ko po na hindi lang po ako yung makakita, hindi lang po ako kasi lahat po na marami po akong natututunan. So, marami po akong natututunan. Gusto ko po na lahat ng natututunan ko, maibahagi ko sa iba para hindi lang po ako yung hindi lang po ako yung mahihinabang, hindi lang po ako kasi gusto ko po na maraming OFW makauwi sa Pinas, hindi lang po ako. Maraming OFW yung matulungan kasi dito po, hindi lang OFW, sama-sama po tayo dito para makuha yung mga pangarap natin sa buhay. Thank you po, ma'am. Ayan, thank you so much, Miss Agnes, sa napakagandang sharing, no? So, isang OFW, biruin nyo, iwanan yung family, yung mga anak, pupunta ng ibang bansa dahil na-scam, no? Maraming ganyan. I'm glad you're drinking your reserve, no? for health, no? So, si Agnes ay nakilala ko rin lang dito sa online sa aming business global kasi ito. So, today ang aming mission is makatulong sa ibang tao, ma-share ang aming mga natutunan kung paano kami nag-grow, mga natutunan namin, ma-share namin sa ibang tao. And lahat tayo nag-a-abroad. Ako din, 20 years abroad, no? Hanggang ngayon, nasa abroad pa rin. At
Ayan, may nandyan. may kasama ka dyan. Po. Okay lang, magsasalita lang ako. Okay, so kumbaga 20 years din ako sa abroad at ngayon nandito pa rin ako, but this time ako na yung owner ng sarili kong business and I do it online. Nasa bahay ako at si Agnes din ay soon makakauwi na rin sa Pilipinas at lahat tayo naghahangad ng success, di ba? Success yung hinahanap natin, kahit si Agnes kaya siya pumunta doon sa Saudi Arabia para magkaroon ng success. So ano nga ba ang success? So dito sa success, ang sinasabi na ang success daw merong apat na ingredients. Ito ay ang relationship, ang equipping, attitude, and leadership. And today, ang gusto kong i-share ay ang about sa relationship. So tatanungin natin si Miss Agnes kung paano niya na gagawan ng paraan itong good relationship with herself, with her family, her kids, at saka sa kanyang mga ka-work, no? Sa kanyang employer at sa kanyang mga ka-business partner online din. So, unang-una, sabi relationship daw, success is a simply a matter of luck. Ask any failure, no? Sabi, the most important single ingredient to the formula of success is knowing how to get along with people. So I'm sure nung pumunta si Agnes, hindi niya kilala kung sino yung mga nandyan, no? Sino yung kaninong bahay siya titira, hindi niya kilala, no? Anong klase ng mga tao, hindi niya alam, no? So sabi dito, 87% daw ng success ay naka-focus on people. Tingnan ko lang po yung alam. Ah, sige. Okay, go ahead. So, sabi dito, ayan, tingnan nyo, nag-work si Miss Agnes habang in-interview ko siya today, no? But it's okay. So, sabi dito, 87% daw is people knowledge, no? Pag gusto daw nating mag-success, talagang dapat mauuna yung tao. Yung marunong tayo sa tao, marunong tayong kumilala ng tao, marunong tayong makisama sa tao. Sabi nga ni Agnes, kanina na-scam siya, no? So bakit na-scam si Agnes? Unang-una, hindi niya kilala yung mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang pagkaipon-ipon na pera, no? So hindi niya alam yung mga tao na yon, ano, okay ba talaga yon, no? So unang-una, hinahanap niya yung success na pag sinabi sa kanya ng friend niya na magsa-success ka na dito. Hi, hello. Ang cute-cute. Nagising na ang baby, no? So ayan, ang alaga ni Agnes, no? I'm very cute. So ang pogi-pogi. So ayan, si Agnes nag-aalaga ng ibang bata, pero yung kanyang anak nasa Pilipinas ngayon. Kaya isa rin niya na mission niya na makauwi na rin, no? So 87% people knowledge. So ayan, yung bata gustong-gusto si Agnes. So Agnes, paano mo ginagawa yung people knowledge, paano mo nakikilala ng maigi ang isang tao? Kasi nung una, hindi mo nakilala, binigay mo yung pera mo, ngayon na-scam ka ngayon, no? So, syempre, learn from your mistake, di ba? So, ngayon, ano yung strategy na ginagamit mo? Ano yung sinusundan mo ngayon para hindi ka na mai-scam katulad ng dati? Paano ka nakikisama sa mga tao katulad diyan, no? Yung baby mo, alam ko gustong-gusto ka, laging nakaano sa iyo, nakadikit sa iyo, no? Palagi. So, yung mga kasamahan mo diyan, yung iyong employer, paano mo ginagawa? Naka-off yung ano. Yan po. Yung unang-una po, ma'am. I'll keep on smiling. Kasi kung sabi nga po, smile yung ngiti, maraming ano, kahit hindi ka magsalita, it can express those emotions. So sa smile pa lang po, yung positive smile pa lang po, doon na natin ma-attract yung mga people. So ayan po. Lagi lang po akong dati po talaga sa totoo lang before. Lagi po kami nagbabangay. Hindi naman po totally nagbabangayan, pero once po na nagagalit yung amo ko, nagagalit din po ako na kasi mangot din po ako. So pero
Sabi nga po, sa mga natututunan, po, natututunan natin na kung paano natin i-ano yung sarili natin. So, ngayon po, kapag napapagalitan ako, tatawanan ko na lang. Nakasmile ka lang. Tumatawa na lang din po siya, no? Kasi, yun na lang po. Kasi, tsaka po yung ano ko sa mga alaga ko, kung ano po yung treat ko sa mga anak ko, yun din po yung inaano ko sa kanila. Kasi, mga bata po sila, hindi naman po sila ibang, sabihin na natin pong ibang tao, ibang hindi natin kapamilya. Pero, in other words, kung sa ano po, sila pa rin, mga ano pa din po sila, like naman po sa atin, kagaya din po natin sila na tao pa rin na hindi nga natin kadugo, pero napamahal na po sila sa akin eh, kasi simula nung napunta po ako dito, sila lang po nakakausap ko, kasi kahit sila po, ako lang nakakausap nila, kasi yung minsan yung mama nila nakakulong sa kwarto. So ayan. So ako lang po yung ano nila, kaya mas ayaw po nila akong paalisin, pauwiin. Pero sino naman po ba ako na ano, kailangan ko po talagang umuwi, kasi may pamilya pa ako sa Pinas. At sa family ko po naman, sa mga asawa ko, sa mga anak ko. Sa totoo lang, hirap po akong mag-ano ng time, or hindi ko po sila masyadong nakakausap. Sa totoo lang po. Kasi po minsan, pag once na nakausap ko na yung mga anak ko, na homesick po ako. So, minsan talaga tinitiis ko na minsan hindi naman sa ayaw ko silang makausap, pero minsan po talaga hindi talaga kaya ng oras. Kasi may work po ako, tapos hindi naman po lahat ng oras is nasa hawak ko yung cellphone, at saka yung kagaya nga po ng sinasabi ko, kahit nasabihin natin na mabait na sila sa akin, may limitation pa rin. Kasi yun nga po, minsan sinasabihan po ako ng amo ko ng once na nakausap ko na sila, tama. Yung parang sabihan nila ako, tama na. Pero gusto ko po silang kausapin. Yung asawa ko, okay, nagko-communicate pa naman po kami. At saka hindi po anytime na nasa bahay yung asawa ko, kasi may trabaho po siya. So, voice message, mga ganun po, yun yung ginagawa ko po sa asawa ko. Sa mga anak ko po, alam ko po na naiintindihan po nila, kasi every time po kaming mag-uusap, pinapaliwanag ko po sa kanila. Kasi ayaw ko po na dumating yung time na hindi po nila naiintindihan yung mga bagay na hindi naman naiintindihan yung mga bagay po na ayun po, pinapaintindi ko po. Pinapaintindi mo sa kanila. Okay. Oh, wow. So that's mahirap pala talaga, no, na malayo ka doon, no? So I like that yung sinabi mo na tinatawanan mo na lang yung okay lang. So, tinatawanan mo lang yung pag nagagalit sila, tumatawa ka. So that's good. Okay. Naglalaro. So, ayan. Okay, so ngayon, sabi dito, yung relationship daw, no? So, ayan ang problem natin, relationship sa ibang tao, no? But merong relationship na most important. Ayan. So, most important na relationship daw ay ang relationship to yourself, no? So, ito ang relationship na importante para sa atin, no? Iniisip natin, paano kaya magkakaroon ng magandang relationship sa ibang tao? But, ang rules pala sa relationship is accept and love yourself, no? So itong accept and love yourself, the only relationship in life that is continual and therefore most important is with yourself, no? So yung relationship pala sa sarili natin, no? Kailangan na
mabigyan natin ng good relationship ang sarili natin. So kung gusto natin ng kilalanin yung ibang tao, of course, nagagawa natin. But most important pala, kilalanin natin ang sarili natin. So sino ba tayo? Ano ba yung mga kahinaan natin? Ano ba yung mga bagay na strong tayo, no? So saan mga bagay ba tayo okay, no? Saan bang mga bagay tayo malakas, no? At saan bagay ba tayo mahina? So yun. So kailangan din pala na aalamin natin 'yan, no? Kung saan ang most important na ano na kahinaan natin, saan tayo na-excite, saan tayo may abilidad, no? Kasi yung mga bagay na yon, importante na kung saan tayo malakas, doon tayo magpo-focus. Kung saan tayo mahina, medyo hindi yun yung focus natin, no? So, yan ang mga isa sa mga dapat natin palang kilalanin sa sarili natin. Then sunod, the first person you have to get along with is yourself, no? So, gusto mong maging ka-vibes yung kaibigan mo, yung kasamahan mo dyan sa bahay, yung employer mo, yung asawa mo. But kung hindi mo pala ka-vibes ang sarili mo, may problem, no? So, dito sa part na to, paano mo nila love and accept ang sarili mo, Agnes? And then, paano mo binabibes? Anong ginagawa mo para makabibes mo yung sarili mo? Wala kang mic. Okay po. Yung sa sarili ko po, ma'am, yun po. May time po ako sa sarili ko. Hindi ko po nawawalan yung time yung sa sarili ko. I always in love with myself. That's yun good. Po. Kasi kung hindi po ako in love sa sarili ko, hindi ko po magagawa yung mga bagay na ginagawa ko ngayon. Kasi pinapahalagahan ko kung ano yung ginagawa ni Agnes ngayon. Kahit na ano pa naman pinagdaanan niya. Yun po. Kahit po ano pang pinagdaanan niya. I do love myself. I always love myself. Kasi po, yan lang po, si Agnes lang po yung kasangga ko dito sa panahong wala pa akong kasama. So, kung hindi ko mahal yung sarili ko po, ma'am, sino magmamahal sa sarili ko? So, ayun po, kahit na ano, kaya nga po, I always taking selfies. Kasi, every selfie, nakikita ko yung kahalagahan ni Agnes. Kung ano man nakikita ko, personal and nasa labas o nasa loob, lahat ko po yan, minamahal ko po yan. Kasi, dyan po ako mabubuhay. At alam ko, dyan po ako mag-grow. Dyan po ako, yan po yung aabot ng aking mga pangarap. So, yan lang po. Ayan, that's good. So, talagang importante na mamahalin natin ang sarili natin. Aalagaan natin ang ating health, no? Kaya ayan, nakita ko si Agnes, umiinom ng kanyang supplement in the morning, no? Pagising niya, yan ang first thing, no? Kasi kailangan natin maging strong. Pag hindi strong si Agnes, paano na ang mga anak sa Philippines, no? Yes. So, pag hindi na lumakas ang katawan. Alright, so ano yung sunod? Ano yung mga interest ni Agnes? Ano yung mga ano yung passion? Ano yung iyong mga fashion? Yung passion ko po, ma'am. Yun po, sabi ko nga po kanina, is para makatulong tayo sa mga tao to have a work from home. At makauwi mga OFW na makauwi sa Pinas na nahihirapan po dito sa ibang bansa. Lalo na po ngayon pandemic, napakahirap. Lalo na po ngayon maraming nagkakasakit kagaya ko po na galing ako sa sakit. So ang hirap po na walang nag-aalaga. So gusto po natin na yung passion ko po is gusto ko pong makatulong sa mga tao na magkaroon sila ng lakas ng loob para gawin yung mga gusto nila without kahit
kahit walang ano ng mga tao. Kasi hindi mo magagawa yung bagay kung sila yung isipin mo. Gawin mo yung bagay na gagawin mo by your own. Yun lang po. Ayan, that's good. So, walang ibang mag-aalaga sa'yo. Siyempre, ikaw lang talaga, no? At ba't mo sila susundin when hindi naman silang mag-aalaga sa'yo? Diba? So, hindi yung ibang tao, no? So, helping others. So, ang passion ni Agnes is makatulong. So, isa din to sa mga ginagawa namin kaya gumagawa kami nitong interview kasi gusto kong i-share kung ano ba talaga yung nandito na hindi nakikita ng iba. Akala ng iba, pag nasa abroad ka, ang saya-saya mo na, ang ganda-ganda na ng buhay mo. Hindi pala ganon, no? So, at nakalimutan na natin yung sarili natin minsan, puro trabaho, tapos yung pera, lahat pinadadala doon hanggang nagkakasakit na pala sila doon sa abroad, no? Kakasakit na. Siyempre, hindi masabi sa pamilya. Mag-alala yung pamilya. Wala namang magagawa, no? So, yun. So, itong isa is follow the 101 rule principle. So, paano? Ano yung 101 to get along with people? Kasi isa to, no? Yung karamihan yung mga Pilipina minsan daw sinasaktan. So, siguro, hindi nakikipag-get along, no? Halimbawa, ang asawa nagagalit, nag-aaway kasi malayo. Pag malayo, mayroon laging nag-aaway, no? So, paano kayo nagkakaintindihan ng, for example, sa kasamahan mo dyan sa bahay, yung boss mo, sabi mo nga, tumatawa ka lang, tinatawanan mo, so that's very good, no? So, let's talk about the Philippines naman. So, paano kayo nagiging close ng asawa mo kahit magkalayo kayo? Kasi nung una sabi mo nga na scam ka. So yung asawa mo syempre hindi natutuwa diyan sa na-scam ka kaya ka naka-abroad dahil sa na-scam ka nga, no? So paano mo ngayon nakukuha yung attention ng asawa mo na ginagawa mo uli ang online? Ano yung maia-advise mo sa kanila? Ano yung ginawa mo at naiintindihan ka ng husband mo or nagbago ang pagtingin niya or something? Tell us about that. Actually po, ma'am, yung sa asawa ko, hindi pa naman siya totally agree with kung ano yung ginagawa ko ngayon. Pero, papunta na po. Papunta na po siya doon. Kasi, sabi ko nga po, yung sa relationship is give and take. Kung ano po yung binibigay niya sa'yo, kailangan mo rin nabigay, punan din yung binibigay niya sa'yo. So, ako po, bilang syempre nandun yung doubt niya kasi sino ba naman po ako na hingiin lahat yung 100% na pagtitiwala niya. Kung sa una is na-scam nga po ako. So, nandun pa din po yung doubt niya pero nagsusupport pa din po siya. So, so ayun po yung kahalagan. At saka iniisip ko din po kung ano po yung unang-una po is yung pinapakinggan ko muna po siya. Kasi pag napakinggan po natin sila, yun kung ano po yung sasabihin nila, tsaka na lang po ako mag-aano. Kasi sabi nga po, be a good listener. Kasi pag naging magandang tagapakinig ka, kahit wala kang sabihin, maganda yung ibabalik sa'yo. Kasi nga po, mas maganda yung makikinig ka lang kaysa sa magsalita o magbitaw ng isang salita na mga salita. Kasi yung minsan kasi sa salita, marami tayong nababanggit, marami tayong nabibitawan na nakakasama. Yes po. At hindi po natin, ayaw ko po na, minsan po ako sa totoo lang, ganun po ako halos noon. Ganun po talaga ako. Pero ngayon, control ko na yung sarili ko na, minsan nagagalit po ako, minsan pag tinatanong ng asawa ko na wala akong oras, minsan may ano po ako, pero mas naiintindihan ko po sila kasi malayo nga po ako. So, ano na din po nila yung presence ko as a wife, as a mom. So naiintindihan ko po. Yung inaano ko po sa kanila yung big picture na kung ano po yung mapupuntahan ko dito sa situation kong ito. So kaya po ako patuloy ng patuloy para rin may ma
may makita ako, hindi lang ako, kundi sila, may makita. May makita sila. Yes po. Ayan, so that's good. So good listener, no? Bibigyan mo sila ng isang bagay na one na maging common kayo, no? So common ground, saan kayo magmamatch? Siyempre doon sa makikinig ka sa kanya, no? So sa tingin mo ba ito yung karamihan na problem ng mga nasa abroad at nasa Pilipinas na mag-asawang magkahiwalay? Kaya karamihan, naghihiwalay talaga. Karamihan nag-aaway, di ba? So ano kaya sa tingin mo yung maling ginagawa nila, maling action nila, kaya karamihan naghihiwalay? Pag sinabing nag-abroad, karamihan naghihiwalay. About naman po sa paghihiwalay, kasi ayaw ko din pong magsalita about sa ano, kasi hindi naman, every situation po kasi magkakaiba po, ma'am. So, meron po kasing instances na yun po, hindi po makapagpigil yung isa, na attract po sa other girl or sa other, sa iba. So, hindi po natin alam. At minsan, hindi po talaga ma-attract yung isang bagay o isang tao sa isang bagay na kung pinapahalagan mo yung isang tao. Yes. Mm-hmm. Yung isang bagay. So, unang-una, pahalagan mo yung isang bagay para hindi kayo ma-attract. Yes. Hindi ma-attract iba. Mm-mm. Yun po. Bigyan ng good relationship. That is good. Giving value, no? Pag binigyan mo ng value, syempre, hindi ka naman yan basta-basta iwanan. Kasi yung value yung binigay mo is stronger than sa nakita lang na attraction, di ba? Okay, so that is very good. So, give your best, no? 101. Okay, so, ayan. Ano pang... So, love people more than opinion. So, minsan, napapansin mo ba yun na hindi natin gusto minsan yung sinasabi ng ating kapartner or kaibigan? Pero, nagugustuhan na lang natin kasi asawa naman natin ang nagsabi. Kung hindi lang iba nagsabi nito, baka masusuntok mo. But, because sila yun, love people more than opinion. So, ano ang maishishare mo about dito? Ako po, ma'am, lagi ko pong, dati po, ma'am, ako po talaga mainitin yung ulo kapag may nakakaano ako. Sa totoo lang po. Kasi, kaya nga po kami palaging nag-aaway ng asawa ko before. Kasi pag may na, yung asawa ko kasi po, ma'am, pag nakabitaw siya ng isang salita, talagang yung tagos, yung talagang susuntok. Pero, ngayon po, ano, parang wala na sa akin. Yun nga, sabi ko nga po, mas gusto ko pa yung opinion ng iba. Sa situation ko, ngayon na situation, mas gusto ko pa po yung opinion ng iba. Kasi, mas nakikita mo kung, tsaka alam mo yung, paano mo i-handle yung ano, kasi minsan po may na, sa objection po, 'di ba? Kailangan alam natin kung paano natin i-handle yung objection, at kailangan sa ganito, kailangan natin na humble tayo sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman po nakukuha sa dahas, hindi naman po nakukuha sa bangayan. Nakukuha po ito sa magandang usapan. Once po na meron sa yung nasabi or hindi, kahit na hindi man po sa rejection, meron po nasabi yung isang tao sa iyo, ikaw na mas nakakaalam, ikaw po yung umintindi. Kasi hindi po magiging maganda yung relationship niyo kung parehas po kayo is mali yung mindset niyo, mali yung ano niyo sa isa't isa. So, ikaw po mismo yung mag-a-adjust kung ano po yung yung para maging okay yung relationship niyo, na hindi maanuhan ng bad, ng masama. Kasi mahirap po na magkaroon tayo ng katulad ng mga friend po, maraming nasasabi sila. So ikaw na lang po yung mag ako na lang po yung mag-iintindi, kasi
Si kasi may, alam ko po na siguro meron silang mga bagay na hindi nila naiintindihan. At sa situation ko po ngayon, ginagawa ko yung bagay na gusto ko. So, maraming bagay na hindi nila naiintindihan, mga bagay na ginagawa ko ngayon. So, ako po yung mag-a-adjust. Kasi hindi po natin sila ipilit na ganito yung ginagawa ko, yung ganito yung gusto ko ipakita sa inyo. Hindi po natin sila ipilit kasi unang-una hindi pa po nila naiintindihan yung ano, yung bagay na, na ginagawa ko. So, mahira, maganda po na paunti-unti ipaliwanag natin sa kanila. Yun nga po, mas maganda yung magandang maipaliwanag po ng maayos kasi doon po naiintindihan ng mga tao kung paano, para maging aware po sila sa lahat ng bagay. Yun lang po. So, need yung ano, pag naintindihan natin, halimbawa, kilala natin sila, ano man ang sabihin nila ngayon, intindihin na lang natin na hindi pa nila naiintindihan. Kaya ganyan sinasabi nila. Di ba? Parang ganon. Siguro hindi pa nila alam ba't ganitong ginagawa ko. So, kung ano man ang sabihin nila, parang hindi na natin papansinin, di ba? Hindi na natin pinapansin kasi hindi niya pa naiintindihan. Later, maiintindihan niya rin. Parang ganon. Alright, so that is good. So, follow the golden rule. So, ano yung golden rule na sinusundan mo? Follow the golden rule. Do unto others what you don't... sabi daw, do not do unto others what you don't want others to do unto you. Or, do unto others what you want others to do to you. So, pares lang naman ibig sabihin nun. Huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo at gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa'yo. So, ano yung mga bagay na ma-share mo about that? Yung yun nga po, about sa ganyan situation, kasi ngayon ginagawa ko po yan, kung ano man po yung gustong gawin sa akin, ibinabalik ko po sa kanila. Yun nga po, yung kung ano man gustong ibalik sa akin, yun yung ginagawa ko sa iba. Kasi po, yun po, hindi na po sila yung magbabalik niyan eh. Alam na po, nakikita po yan ni Papa God. So, alam niya po, magbigay man tayo ng maliit, may babalik ito ng mas marami pa. So, kung ano man po hindi man po financially, hindi. Kasi, minsan po na misunderstood ng mga tao na lahat ng kailangan lang na ibigay, itulong natin is about financial, no? So, hindi lang po financial yung pwede natin ibigay na pwedeng itulong sa iba. Makakatulong po tayo para matulungan natin sila, mas matuto sila sa ano, kagaya ko po na nag-aaral po ako. So, gusto ko yung mga natututunan ko, ma-share ko po sa iba. So, kaya po, hindi lang po yung pagmamahal dito sa mga alaga ko, gusto ko po ma-share ko po sa kanila. Kasi tingnan nyo po, naibabalik po sa akin ng lubos-lubos pa. So, kaya po, yun po, kung ano man po yung ayaw nyong gawin sa iba, wag nyo pong, kung yun man pong ayaw nyong gawin sa sarili ninyo, wag nyo pong gawin sa iba. At yung gustong gawin ninyo sa gusto niyo sa sarili niyo, yun yung po yung mas ibigay niyo sa iba. Kasi yun nga po, the more you give, the more you receive. Yes. Ayan, that is very good. So yan ang golden rule, talagang very important. Then seek out resources to help you grow in relationship skills. So ano yung mga resources na meron ka ngayon para sa iyong to help you grow sa relationship skills? So, sa tingin mo, yung relationship skills mo ba ay umakyat itong nasa abroad ka ngayon? Or ano, nag-improve? Ano yung mga resources mo? Can you share others para malaman din nila kung paano pala mag-improve? Paano pala magkaroon ng... Saan ba yan hinahanap resources na yan? Saan ba yan... Ano bang ginagawa ni Agnes at si Agnes ang nakikita nilang nagbabago ngayon? Yun po, ma'am. Sa totoo lang,
pag-aaral is napakalaking bagay para sa atin. So ngayon po, sabi ko nga po kanina na ako po ay nag-aaral personal development dahil po andyan po si Ms. Margarisa na nagtuturo po sa amin paano po para sa personal growth at sa iba po sa iba pa pong mga pinag-aaralan. So ako po yung resources, yan po yung resources ko is natututunan ko po na sa bawat tawag dito. Yung pag-aaral po pala is important po kasi pag nagtanim po tayo ngayon, may aanihin po tayo. So hindi man po kaya po ako andito ngayon sa inyo, sa harap nyo. Hindi ko din po alam kasi hindi ko din po alam kung bakit ganito na ako ngayon. Kaso, pero naiba po yung mindset ko, yung pananaw ko, yung thoughts, yung kung ano man po yung iniisip ko ngayon. Yun lang po, mga positive thoughts, yung mga ganun po. Kasi, yun nga, sa totoo lang, mahirap i-explain. Kasi, yung ako po dati is, kagaya nga po hanggang selfie, hanggang po sa social media, kung ano-ano lang po. Kahit yung mga negative thoughts is na ipopost natin, no? Pero hindi po pala maganda. Kasi, yung the law of attraction, what you focus on, it expands. So, kung ano man po yung iniisip natin, yun po yung mababalik po sa atin, no? At wag po natin hayaan na yung ibang tao yung mag-program. Kagaya nga po sabi ni Liz Brown is, ikaw yung magpo-program sa sarili mo. At ikaw po yung magpo-program sa sarili mo at huwag mong hayaan yung mundo yung mag-program sa iyo. Kasi minsan po kasi tayo nandoon po tayo sa mediocrity na sapat na sa atin na ganitong situation, na andito na lang po tayo. Yung sapat na sa atin na kumakain tayo sa tatlong beses sa isang araw. Pero kaya pa po palang mag-level up. Kung kaya nga po ng iba, what more pa kaya ikaw? What more pa kaya ako? So, kakayanin ko po. At yun nga po sinasabi ko na huwag tayong sasabihin ng iba. Kasi kung mag-focus tayo sa sasabihin ng iba, hindi po yung sarili natin, hindi natin mahal yung sarili natin. Kasi mas iniisip natin yung ibang tao kaysa sa sarili natin. So, hahayaan nyo po ba na yung mga kinagisnan natin noon na yung because of the environment, our environment na kinasanayan natin noon na once na sinabihan ka na natatakot, nandun na yung takot eh. Pero alam nyo, natatakot tayo kasi natatakot yung mga tao kasi nandun na nga yung sa environment natin noon na kapag nagkamali ka, pagtatawanan ka. Mm-mm. Pag nagkamali ka, sasabihin ka ng tanga or bobo. Sorry for the terms, pero totoo po talaga yun. So, doon, naipoprogram yung isip natin. Kaya hindi tayo nakakapag-level up. Hindi natin yung sarili natin because of that situation. Kasi, kaya sa isipin, kaya dapat tayo muna kung gusto natin ng pagbabago. Sa sarili muna natin magsisimula. Kasi kung hindi man sa sarili natin, sino magsisimula? Sa kagaya nga ng mga sinasabi ko na tayo lang yung may hawak ng lapis, yung chok. Tayo lang may hawak ng chok natin. At tayo lang guguhit at gagawa ng libro. Bawat pahina ng libro natin, tayo lang mismo ang gagawa. At sila, taga-basa lang po sila ng ating libro. Yes. Opo. Yes.
tagabasa lang po sila ng ating libro. So huwag po natin hayaan na punitin nila yung pahina ng libro natin. So, ayan po. Yan lang po, ma'am. Thank you. Thank you so much, Agnes. Napakagandang sharing at napakagandang information na na-share mo sa ating mga viewers kasi alam ko maraming mga tao ang dahil takot, tama ka, takot na baka mapahiya, baka anong sabihin ng tao, sinabi sa kanila, hindi mo yan kaya, para lang yan sa kanila, magagaling kasi sila. But actually, nakikita natin yung pagbabago, di ba? Ang cute ng baby ni ano. So, di ba? So, kung makikita niyo si Agnes, kahit nag-work, no? Ayan, may isa pang business na nagagawa. Bakit nila sinasabing hindi kaya, di ba? Kayang-kaya, no? Tsaka, mahal ng, ano, naiintindihan ng employer. So, basta ibibigay mo yung full potential, full effort mo rin sa kanila at ganun din bibigyan ka rin nila. No, yung sa family, bibigyan mo rin sila ng full effort nila, magsusupport din sila sa'yo. So, wag nating titingnan yung palibot kasi ganito kami, no. Lahat ng nag-success dating mahirap, katulad din lang sa atin yan. But ngayon, sama-sama tayo na mag-grow, sama-sama tayong mag-i-enjoy life, mamahalin natin ang sarili natin, then we can share to others, no? So one day, looking forward to see you in the Philippines, Miss Agnes. Ayan, yes, ang ganda-ganda, ang galing-galing. So you feel better na? Ano, umiinom ka na ng iyong supplement? Kumusta pakiramdam mo? Yes, po, ma'am. Actually po, nawala na po yung, medyo ano pa po, malat pa po ako ng kaunti, pero nawala na po yung ubo ko masyado. Hindi na po ako naubo na masyado. So thankful po ako sa supplement. 3 days ko pa lang po siyang ginagamit, pero napaka ano po, napaka ang bilis ng ano at ayan si Mr. Joey. Yung ginagamit kong Lumines cleanser. Napakaganda po kasi tingnan mo po ma'am, gumamit pa ako before pa pagkagising ko po, gumamit pa ako ng cleanser at napaka-shiny po ng mukha ko. Diba? Hindi po kagaya nung dati. At saka yung andito ko po man na black, ang bilis niya pong na dark spot, ang bilis niya pong naglighten. So napaka-effective po ng ating product. So kahit po ako, na-amaze po ako talaga kasi pag ginagamit ko po siya, talagang nakikita mo yung gaano siya kaganda. Lumalabas, mabilis. At saka konting-konti lang, 'di ba? Ako konti lang talaga, yes. Tinitipid-tipid ko pa. Ako po tinitipid ko yan. Tapos dahan-dahan lang, ano, kumbaga papabulain mo ng gusto. Tapos dahan-dahan lang. Joey boy, mag-cleanser ka na rin. Ayan. Thank you so much, Miss Agnes, sa iyong sharing. Napakaganda ng sharing. At Joey boy, alam ko nandyan ka. Last time si Mr. Joey Gonzalez ang ating guest. So any question about relationship? Kasi yung topic namin today, relationship. So last question para kay Miss Agnes. Ano ang question mo about relationship? Nakakabigla ma'am, pero sige, magtatanong ako kay Ma'am Agnes. Paano niya hinahandle yung relationship na, kasi kapag hindi mo nabigyan yung time yung relationship, medyo ano, magkakaroon ng problema. Kaya paano hinahandle ni Ma'am Agnes yung relationship, yung trabaho, at yung sarili? Yan. Diba? Yung handle, pag-handle ng relationship, kaya nga po tayo may time blocking. Kasi malaking tulong yung time blocking, no? Lalo na sa akin, nagsinusunod ko na siya ngayon. Kagaya nga po, kung ano man po. Pero hindi ko pa talaga siya totally yung nasusunod. Na, kasi may work po ako, hindi naman po nila alam yung time blocking ko. So, minsan po itong bata nagising ng ano ng madaling araw, so ako yung in charge. So yung relationship ko sa pamilya ko, sa husband ko, kahit hindi naman kasi lahat ng bagay na kailangan niyo magkausap face to face, yung may voice message ka, yung nakakausap mo siya, napadalahan mo siya ng mensahe sa isang araw, sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Yung presence mo na papakita mo sa kanya, yun yung mahalaga. Kasi
Pag hindi mo na napakita sa kanya yung presence mo, wala nang saysay yung relationship. Kahit naman sabihin na maghapon kayo magkausap, kung palagi naman kayong nag-aaway, it's useless. That's good. Yun lang po. How about Joey? Ano sa, how about that ano advice? Lagi magkausap nga, nag-aaway. Tama ka nga, no? Kung magtagal nag-uusap, nag-aaway naman ng ilang oras. Ako, ma'am, yung sa ano, yung kapag nag-aaral ako, yung mga natututunan ko, ina-apply ko sa asawa ko. Kaya nakikita niya na gada araw, nagle-level up ako at gada araw na influensyahan ko siya. Slowly but surely, kahit ma hindi siya ganun ano, pero ginagamit ko yung pagkakataon na natutunan ko para ma-influensyahan at para ma-practice na rin ako. At not ano din siya. Kaya lahat ng pagkakataon, enjoy lang. Ayan, thank you so much. Ayan, sa ating mga guests today. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At I'm sure ang ating mga viewers ay nag-enjoy sa inyong mga sharing today. Ayan, and I will see you sa susunod nating Zoom webinar. At kung may mga question, pwedeng mag-message sa atin ng mga question at pwede nating sasagutin at maghahanap ako ng mga ka-member natin na mag-a-advise kasi ang gusto nating tulungan yung mga Filipino, especially yung mga OFW, no? Mga OFW kasi yan yung mga nahihirapan. Ang pera daw sa Pilipinas, karamihan galing sa OFW, pero yung OFW ang nahihirapan. Ang bihikil yung katawan, no? So, papakinggan natin yung mga taong may mga nahihirapan kasi sila yung mas maraming ano experiences, no? Okay, so thank you so much. So, bye to everyone.